Ito pala yung ating ginawang nest box, mga ka-farmers. Hindi ko pa nalagay sa kulungan ng mga manok dahil nilagyan pa natin ng paa. So ito, na-modify na natin. Nalagyan na natin ng mga paa para hindi na tayo mahihirapan pagkabit doon sa loob ng kulungan. So anywhere, pwede natin itong i-transfer kung saan saan. So yan yung advantage kung merong paa na. Kumpara sa walang paa, kung magproblema tayo kung saan natin ikakabit. So medyo may kabigatan rin kaya kailangan ng paa. Pero yung mga susunod na gagawin natin ay siguro kalahati na lang nito or ganito lang. Medyo magaan na kumpara dito. Ang mabigat lang dito is itong mga kahoy na ito, mga ka-farmers. Kung gagamit tayo ng plywood dito ay medyo may kagaanan, umagaan. So yan yung paa dito. So slant natin ng konti dito yung isang paa para hindi naman kapag pupunta dito yung mga manok at dadapo dito, hindi ma-outbalance yung box natin dahil nakatukod doon, nakaslant. So yan, good to go na ito. So ito na yung ilalagay natin doon sa breeding pen natin. So yan. Alright, let's go. So pwede natin maglagay din ng tela dito, mga ka-farmers. Dito, ilalagay lang natin dito sa sahig para naman yung mga manok kapag pupunta sila dito, baka makita nila yung yan. So kapag merong itlog dito, baka tutukain ng mga manok. So kailangan nating maglagay ng ano dyan, tela or kahit karton lang para hindi matutukay yung kanilang mga itlog kung dito yung mga manok. Alright, so let's go. Isa pang nalimutan ko dito, mga farmers, ang paglalagay nito. So ngayon, i-install natin itong gamit natin, strapal lang. Ilalagay natin dito para hindi masyadong open yung ano, pugaran natin. At saka kapag nilagyan natin doon ay kung papasok yung manok, meron silang privacy. So madilim din sa loob, kaya ilalagay natin ito para na lang protektahan sila sa maliwanag kung mangingitlog sila. So yan. So siguro dito at sa doon sa gilid lang, dito sa tong gitna ay hindi na natin lalagyan. Alright. Ito na, mga ka-farmers, na lagay na natin yung ating trapal dito sa kulungan ng manok. So dito, yung pugaran ng manok. So dito papasok sila at dyan sila mangingitlog sa loob. So ito, maganda na ito dahil meron na tayong nest box na pwedeng mapaitlogan ng ating manok na malinis yung kanilang mga itlog. So yan, dito yung itlog. So tapos na, ilalagay na natin ito sa kulungan. Alright. Ito rin, mga ka-farmers, kumuha tayo ng abo. Ito yung isasaboy natin doon sa loob ng kulungan dahil medyo mabaho na talaga dahil sa ipot nila, dahil pure pits yung kanilang kinakain. Kaya itong abo yung isasaboy natin pagkatapos nating malinis at ma-disinfect para hindi na mangangamoy. So ito yung sikreto kung paano tanggalin yung mabahong amoy ng kulungan. So yan, abo po ito. Alright. So ito yung mga manok natin, mga ka-farmers, yung mga barred track natin. So dyan sa ilalim ng dapuan nila, talagang dyan yung mabaho kumpara dito. At dyan din medyo basa yung mga ipot nila dahil nga merong tubig yung kanilang ipot at yan yung nagkukos ng mabahong amoy. So ito yung ilalagay natin dito, isasabog natin ito dito. Sasaboy natin itong abo. So para hindi na mangangamoy. So ayan na, mga ka-farmers, natapos na nating masaboy yung mga abo dyan at instantly na tanggal talaga yung mabahong amoy dito.
So wala ka nang maaamoy na babahong ipot ngayon. So ganyan ang epekto ng paglalagay natin ng abo. So instant talaga na matatanggal yung mabahong amoy. So no need na kailangan ng mga commercial na spray para magtanggal ng mabahong amoy. So ganun lang sa ating mga pamamaraan. Simpleng pamamaraan pero epektibo naman. Alright, so dyan natin nilalagay yung pugaran para medyo madilim dahil dito ay napaka liwanag. So para mangitlog yung mga manok natin medyo madilim, kaya maganda yung kanilang pangingitlog kung medyo madilim yung kanilang area. Alright, so kukunin lang natin yung pugaran. Idahan-dahan natin pagpasok dito dahil mabubulabog talaga itong mga manok na ito. Alright. So ito pala mga ka-farmers, na-install na natin yung paitlugan ng mga manok. Titingnan natin dun sa loob. So yan yung mga manok natin kumakain. At ito yung kanilang paitlugan. So yung mga itlog niyan gugulong na, naka-elevate na ito. At good to good na yung ating paitlugan ng manok. So ito mga ka-farmers, dahil wala tayong cattle concentrate na ilalagay dito sa sapal ng niyog, ang gagawin natin ngayon, at meron akong nakita kanina, ito ay molasses. So ito ay sobra ko noon, matagal na, siguro 2 taon na. At kanina nakita ko ito dun sa ilalim, at ito yung naisipan kong gawin sa kanya para hindi masayang itong molasses. So hahalo natin yung molasses dito sa sapal ng niyog. Yan. At konti lang yung hihalo natin dito para merong matamis dito sa kanilang pagkain. At ito, alam naman natin na molasses is source of energy din ito, or mga vitamins, meron din ito. Kaya ilalagay natin dito at ihahalo natin itong konting yan. So meron ako ditong GMP4 at saka 7 kinds na hinalo ko. Yan yung hihalo natin dito para ipakain sa mga manok. Dahil wala pa akong, hindi pa ako nakabili ng cattle concentrate at saka para na rin hindi masayang itong yan, itong molasses. So ngayon imimix natin ito, ilalagay natin dito sa balde yung molasses at saka imimix natin lahat. Right. So ito mga ka-farmers, nalagyan na natin ito ng molasses at ito ihalo din natin itong feeds na nandito. Hindi lang natin iubos ito dahil madaming feeds na ito. Sobra ito sa kalahating kilo. So ganyan lang. Tapos lalagyan natin ng ito, tubig ito mga ka-farmers, at kaninang umaga ay ito yung sobra na pinagmixan ko ng ganitong mixture. So yan, sapal ng niyog at saka yung mga greens. Tapos nilagyan kong tubig para tubig din natin ihalo dito para hindi masayang yung kaninang umaga na natira. Alright. So yan mga farmers, dinagdagan natin ng konti yung molasses dahil parang kulang pa yung mixture natin. So haluin lang natin ito hanggang sa ma-distribute yung molasses. So ito na mga ka-farmers, ito na yung final product natin. Ito na yung ipapakain natin sa mga manok. Parang bukayo lang. So ngayon, papakain na natin ito. Let's go! Agi sa ko agi. So ito mga ka-farmers, 2 na yung itlog ngayong araw na ito. Kahapon merong isa, ngayon 2 na yung kanilang itlog. So sunod-sunod na ito, pero yung pugaran niya ay papalitan pa natin ito. So gagawa pa tayo ng panibagong pugaran. So at least itong mga manok na ito ay nagsimula na ulit mangitlog. All
right? Good job, ladies and gentlemen. Ladies. So ito mga ka-farmers ay binigyan natin ng GMP 4 breeder pellets lang, yung pinapakain natin sa kanila. Pero bibigyan muna natin sila nito bago ko bibigyan sila ng GMP 4 na breeder pellets. Konti lang ito. Farmers, konti lang yung nilagay natin dahil magpapakain ba tayo ng breeder pellets dito. So para siguradong busog yung mga manok natin. So yan yung isa sa mga idea ko. At saka para ma-neutralize yung baho ng kanilang ipot. Dahil magpapakain tayo ng pure feeds. So ito, alternative na feeds yung pinapakain din natin para hindi masyadong mabaho yung amoy ng ipot nila. So yun mga ka-farmers, yung tira ko na molasses ay matagal na yun. So yun yung ginagamit ko noon pag ferment ng fermented juice para sa mga manok ko noon. So ngayon ko lang ulit ito nakuha kasi nakabili ako ng isang galon. Yung malaki na container yung nabili ko. Siguro nasa 400 pesos lang yata yung bili ko noon sa isang galon. So maraming, so yun yung extra or sobra ng molasses natin. So para hindi rin masayang, ay gagamitin ko na at ibubuhos natin sa mga susunod na araw sa mga sapalang niyog para mapakain natin sa ating mga manok dahil maganda naman yung molasses sa pangangatawan ng mga manok natin. Alright. So yung ibang mixture dito natin binuhos sa mga free-range natin ng mga manok. Ayan. So wala nang laman dahil konti lang yung sapalang niyog natin. Hindi magkasya sa lahat. So inuna ko lang itong mga manok na ito na yung mga hindi pa nagpo-provide ng mga itlog para pang maintenance lang talaga yung patukan na yan. So yan din mga ka-farmers, oh, may itlog. So nangingitlog pa rin yung mga manok natin dito sa free range. Kaninang umaga nakakuha tayo ng isa dito, ngayong hapon merong isa. So sa pugaran kasi ay palaging walang laman dahil nababasag lang na mga manok natin. So ayan mga ka-farmers, ubos na yung kanilang patuka. So ito, lalagyan na natin ng GMP for yung kanilang patukaan dahil dagdag ito sa kanilang pagkain ngayong hapon. Alright.